Magsitayo na po ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at magsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mapaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Ang simula ng aklat ni Ruth. Nang ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya't may isang lalaking taga Bethlehem, Huda na sandali munang narirahan sa Moab, kasama ang kanyang asawa at dalawang anak na lalaki. Namatay si Elimelek at naiwan si Noemi. Ang dalawa nilang anak ay nakapangasawa na mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay naman sina Mahalon at Kelion. Kaya't si Noemi ay naiwang ulila sa asawa't mga anak. Nabalitaan ni Noemi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani, kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Hinagka ni Orpa ang kanyang biyenan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Noemi kay Ruth, ang bilis
ang bilas mo'y nagbalik sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Tumugon si Ruth. Huwag na ninyong hilingin iwang ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paparoon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos. Iyan ang nangyari kaya mula sa Moab ay nagbalik si Noemi. Kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay sinisimulan ng anihin ang sebada. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko'y iyong purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag. Isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas. Ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na puon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Panginoon, ituro mo na yung landas ay sundin ko sa pagtatag sa totoo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo.
At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. May isang kanta po na karamihan, kadalasan ay ito yung kinakanta pag may mga singing contest. O sa iba ho, pag humahataw ho sa bidyoke, na hindi mo na binitawan yung microphone at buong magdamag ka ng kumanta. Pamilyar naman siguro kayo sa kantang Hopelessly Devoted to You. Hindi ko na ho kakantahin, baka masira lang ho araw ninyo, no? Pero magandang tignan na sa atin po mga deboto, lalo na po tuwing Biyernes, nagtutungo tayo dito sa simbahan ng Quiapo. Hindi tayo hopeless, tayo ay hopeful. Puno ng pag-asa. At sino ang pinagmumulan ng pag-asa? Si Jesus Nazareno ang pinagmumulan ng bawat ng pag-asa nating lahat. Sabi ni San Pablo, our hope is in Christ. Ba? Siya ang pag-asa natin. Kaya ang iba ay nagsasakripisyo. Tuwing Biyernes, naglalakad ng paluhod. Nagpupunta rito sa Quiapo. Hinaharap ang init ng araw. It's init in Manila, no? Not raining today, it's init today. Pero lahat ng sakripisyo ay gagawin natin dahil si Jesus ang pag-asa natin. At dahil ang pag-asa natin ang Diyos, sinusundan natin si Jesus, di ba? Siya ang pag-asa natin, siya ang sinusundan natin. Kaya na magandang makita na lahat ng sumusunod kay Jesus ay deboto ni Jesus. At hindi ba pag sinasabi natin, I am devoted to you, ibig sabihin, ibinibigay ko ang sarili ko sa iyo. Diba? Kung ang mister ay devoted sa kanyang asawa, binibigay ang lahat sa asawa. Binibigay ang sarili sa asawa sa paglilingkod. Hindi gagawa ng bagay na ikasasakit ng asawa niya at ng pamilya niya. Kaya diba, ang tawag natin sa isang tatay o asawa na binibigay ang lahat sa paglilingkod ay isang a devoted mother, a devoted father, a devoted husband or wife. Pagbibigay ng sarili. Sa atin din po bilang mga Kristiyano, tinatawag natin ang sarili nating mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kasama din noon ang buong pusong pagbibigay natin ng sarili sa Panginoon. At ang ating pagbibigay ng sarili ay sa pamamagitan ng pagtalima sa kanyang mga aral at utos. Ibinibigay ang sarili sa pakikinig sa salita ng Diyos. Kaya ho sa ating ebanghelyo, nang tinanong si Jesus, ano ang pinakamahalagang utos? Ang sagot ni Jesus ay, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong kaluluwa
At ang pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung tinatagurian natin ang sarili natin na mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, ang mga aral at turo ni Jesus ay hindi lang natin pakikinggan, kung hindi isinasabuhay natin. Pinagsusumikapan natin na sundin ang aral at turo ni Jesus. Hindi lang tuwing Biyernes at Linggo, kundi araw-araw Kristiyano tayo. Sabi nga ho ni Bishop Bacani, nagmisa ho kaninang alas 7, Kristiyano tayo 24/7. Hindi tumitigil ang pagiging Kristiyano natin. Laging Kristiyano, laging deboto, tunay na deboto. Hindi ba? At ang isang tao na deboto na mahal na pong Jesus Nazareno ay nagsusumikap na isabuhay ang kanyang aral at turo. Ang utos ng Diyos ay parte ng kanyang buhay. Alam natin na ang pagsunod sa Diyos ay hindi madali, hindi ba? Hindi madali na mahalin ang kaaway. Sa iba, hindi madali ang magpatawad, kahit yun ang aral at turo sa atin ng Panginoon. Mahirap maging mabuti. Hindi ba? Pero, hindi imposible. Kaya nariyan ang grasya ng Diyos para sa atin, para tulungan at gabayan tayo sa pagtahak, sa paggawa ng mabuti. Naintindihan ko na nandito tayo ngayon. May hinihiling tayong kanya-kanya. May kanya-kanya tayong inihiling sa Poong Jesus Nazareno. May mga pinagdadala, pinapanalangin. O may mga bit-bit na panalangin ng mga kaibigan o mahal sa buhay. Iba naman, nandito para magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya, sa mga panalangin na nasagot. Pero, bago ang lahat, hilingin din natin sa Panginoon ang grasya na sumunod sa Kanya. Yun po siguro yung pinaka-importante. Hilingin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang grasya na sumunod sa Kanyang aral at utos. Hindi madali, pero hindi imposible. Kaya nariyan ang grasya ng Diyos para gabayan tayo at bigyan tayo ng lakas ng loob na tumugon kay Jesus. Hilingin ang grasya ng Diyos. Kasi kung gano'n ang gagawin natin, nagsusumikap tayo na ang aral at turo, ang pagmamahal natin sa Diyos ay buong puso, isip at kaluluwa. Pinagsusumikapan natin na mahalin ang kapwa natin gaya ng ating sarili. Tunay nga na ikaw ay deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno dahil ibinibigay mo ang sarili mo. At ang tao nagbibigay ng sarili sa Panginoon. Sabi nga ho ni San Pablo sa kanyang sulat, "It is no longer I, but it is Christ who lives in me." Si Jesus na ang nakikita sa buhay natin. Salamin na tayo ng pagmamahal at mukha ni Jesus. Tignan mo nga ang kapwa deboto mo sa tabi mo. Tignan mo. Sige, tignan mo na. Tignan mo kung tulog. Tignan mo ang kapwa deboto mo. Sabihin mo sa kanya, maging mukha ka ni Jesus. Sabihin mo nga, maging mukha ka ni Jesus. At yan ay posible kung tayo ay makikinig sa aral at turo ni Jesus. Tunay na deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Hopeful and devoted
to Christ. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko, mga kapatid, ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin ng may pag-ibig sa ating kapwa tulad ng ating paggalang at pagpipitagan sa ating mga sarili. Ang ating itugon, Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno naway umakay sa mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos, kung saan ang bawat isa ay natuturuang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at mga matatanda. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, ibinunyag mo sa amin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong mga utos. Ngayong aming dinadala sa iyo ang aming mga kahilingan. Bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong mga utos. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo. Katawan mo, Jesus Nazareno, alak at tinapay, Satanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming ialay, aming hiling pagpapa. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, ito pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa tambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparin. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa
at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kahari. Sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa Hinihiling namin kamiadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, Father.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Buong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko sa iyo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ikay kasama ko ang sangko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po ang iyong pagmamahalay na darama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Buong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa at kabayan ako. Iligtas
sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayan. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko ang samo ko. Sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po ang iyong pagmamahalay na darama ko ngayon at Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement, para po sa pansamantalang pagsasara ng pahalik ng Nazareno sa altar. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod po ng altar ng imahen ng Poong Jesus Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan po na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan po ng imahen. Kaugnay po nito, patuloy pa rin po ang pahalik sa imahe ng Nazareno sa Benedict Building po sa Evangelista Street po ang pasukan. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gitna ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian. Sapagkat ikaw ang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan,
ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. I know.